Noong January 3 hanggang 5, 1989, kinubkob ng Philippine Constabulary Integrated National Police o PCINP ang Camp Kawakawa sa Zamboanga City matapos gawing hostage ng isang pulis at ng kanyang grupo sina General Eduardo Batalla at ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang opisina na humantong sa isang madugong pagtatapos. Ano ang dahilan at motibo ng grupo para i-hostage ang general? Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Patrolman Rizal Ali ay isang pulis sa Zamboanga. Siya ang itinurong suspect sa pagkamatay sa naoy mayor ng Zamboanga City na si Mayor Cesar Climaco noong November 14, 1984. Siya ay ikinulong kasama ang kanyang grupo sa kustudiya ng pulis habang nakabinbin ang kanyang imbestigasyon sa pagkakasangkot niya sa pagkakapatay sa mayor ng Zamboanga City. Si General Eduardo Batalla, ang regional commander ng PCINP na may opisina sa Camp Kawakawa, nagpa siya na ilipat ang mga nakakulong na pulis na sina Patrolman Rizal Ali at ang kanyang mga kasamahan sa Maynila. Gayunpaman, tumanggi si Ali na makipagtulungan sa desisyon ni General Batalla dahil ayaw niyang mailipat sa Maynila. Kaya ipinatawag sila ni General Batalla sa kanyang opisina para sa isang komperensya para pag-usapan ang paglipat nila sa Maynila. Ngunit ang mga pag-uusap nila ay humantong sa isang mainit na palitan ng magkabilang panig na nauwi sa sigawan sa isa't isa. Hindi pumayag si Ali sa kagustuhan ni General Batalla. Dahil sa kanyang galit ay inagaw nila ang baril ng kani-kanilang mga gwardya at hinostage ni Ali at ng kanyang mga kasamahan sina General Batalla, ang kanyang aide na si Colonel Romeo Abendan at ilan pang sundalong nandoon. Pagkatapos ng tatlong araw na negosasyon mula sa grupo ni Ali at sa security forces, iniutos ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Renato de Villa, na salakayin na ang kampo. Nagpa siya ang mga security forces na salakayin ang kampo gamit ang mga helikopter. Armado ng mga raket ang helikopter at agad na pinuntirya ang gusali kung saan hawak ng grupo ni Ali si General Batalla. Nasunog ang buong gusali ng tamaan ng raket. Nang mag-clearing na ang mga sundalo sa gusali, ay natagpuan nila si General Batalla, Colonel Abindan, at 18 pang iba pang tauhan ng PCINP. Natagpo ang sunog at patay na sila. Nagtagumpay si Ali na makaligtas mula sa nasunog at nasirang kampo patungo sa Basilan at kalaunan ay tumakas papuntang Sabah, Malaysia. Sa pagkamatay ni General Batalla ay ipinangalan sa kanya ang naturang kampo na kung saan siya namatay bilang pagpupugay sa kanyang sakripisyo, ang Camp General Eduardo Batalla. At noong August 18, 1994, si Rizal Ali ay inaresto ng mga otoridad ng Malaysia at kinasuhan ng illegal possession of firearms. At siya ay na-extradite pabalik sa Pilipinas noong 2006. Siya ay kinulong sa Camp Krame at namatay sa ospital ng kampo noong August 14, 2015 sa edad na 77 matapos itong magreklamo ng pananakit ng kanyang dibdib. Inilibing siya kinabukasan ayon sa tradisyong Muslim sa Zamboanga City. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinyon at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.